balitang kinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita. Balita. Dating Senador Ferdinand Marcos Jr. at Mayor Sara Duterte nakakuha na ng mahigit 31 milyong boto. Senador Manny Pacquiao, Manila Mayor Isko Moreno at si Calio Didi Guzman tanggap na ang pagkatalo. Vice President Lenny Robredo nanawagan namang igalang ang resulta ng halalan. Mga nanalong kandidato sa Metro Manila at lalawigan ipinroklama na. Ilang mag-asawa, magkapatid at mag-ina na iproklama na rin. Mga kaanak ng Marcos Duterte tandem panalo rin sa halalan. Anim ang patay sa naitalang mahigit 50 election-related na insidente. Pero COMELEC, iginiit na pangkalahatang mapayapa pa rin ang naganap na halalan. Department of Health, aminadong hindi nasunod ang physical distancing sa mga polling precinct. Mga kaso ng COVID-19 posibleng tumaas sa katapusan ng buwan. At presyo ng diesel at gasolina, tumaas na naman ng mahigit sa 4 piso kada litro. Dagdag sige naman sa North Luzon Expressway na katagdang ipatupad bukas. Sa Showbiz Spotlight, reunion special ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla ipalalabas na bukas. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Miyerkules, May 11, 2022. At ngayong paga po ang ating kasamang kabalitaan. Ako po si Johnson Manabat. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang maghati sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Napanatili ni dating Senador Ferdinand Marcos Jr. o Bongbong ang malaking lamang sa presidential race. Sa partial and unofficial results ng COMELEC, nakakuha na si Bongbong Marcos ng 31,071,674 votes. Pangalawa si Vice President Lenny Robredo na may 14,806,539. Pangatlo si Senador Manny Pacquiao na may 3,628,667. Pang-apat si Manila Mayor Isko Moreno na may 1,893,131. Panglima si Senador Pampilo Ping Lacson, sinundan ni na Faisal Mangundato, Ernesto Abella, Calio Didi Guzman, Norberto Gonzalez at Jose Montemayor Jr. At kahit hindi pa tapos ang bilangan, nagpasalamat na kaagad si Bongbong Marcos Jr. sa mga kanya mga taga-suporta. Kahit hindi pa tapos nga ang pagbibilang, hindi makapag-antay ang aking pasasalamat sa inyo lahat. Ang aking pasasalamat sa lahat ng tumulong, sa lahat ng sumapi sa aming ipinaglaban, sa inyong sakripisyo, sa inyong trabaho, at sa binigay ninyo sa amin ng oras, nakakayahan, ng sipag. At muli ring nanawagan si Marcos Jr. ng pagkakaisa at pagtutulungan sa pagbangon mula sa pandemya. Kung tayo'y pala rin, aasahan ko na yung inyong tulong ay hindi magsawa, ang inyong tiwala ay hindi magsawa. At dahil ay marami po tayong gagawin dito sa ating hinaharap. Target ng Senado at ng House of Representatives na maiproklama ang mananalong Pangulo at pangalawang Pangulo sa Mayo 27 o kaya sa 28 ng Mayo. Nakatagda namang simulan ng COMELEC ang random manual audit ng boto sa mahigit 750 clustered precincts ngayong araw na ito. Tanggap na nila Manila Mayor Isko Moreno, Senador Manny Pacquiao at Calio Didi Guzman ang pagkatalo sa halalan. Binati na rin ni Moreno sina dating Senador Ferdinand Marcos Jr. at Davao City Mayor Sara Duterte na nangunguna sa bilangan. Meron na pong pinili ang taong bayan, ang bawat Pilipino. Sa kasalukuyan po ay nais kong batiin
si dating Senador Ferdinand Marcos sa kanyang pangunguna at patuloy na pangunguna, and I hope it can be official soon at matapos na at mapapanatag na ang lahat. Tinanggap na rin ni Pacquiao ang pagkatalo at sinabing iginagalang niya ang resulta ng halalan. Nagpasalamat din ito sa kanyang pamilya at taga-suporta sa kanilang pagsama sa kanyang laban. Marunong akong tumanggap ng pagkatalo. Sana lang kahit talo ako sa laban na ito, panalo pa rin ang mga kapwa ko Pilipino. I will definitely continue my mission to help our people through the Manny Pacquiao Foundation. Hinding-hindi ko tatalikuran ang pagsiservisyo para sa bayan at para sa mga kasama kong mahihirap. Patuloy po nating mahalin ang Pilipinas. Tinanggap na rin ni Lloyd de Guzman ang pagkatalo at aminadong kulang sa pera at makinarya ang kanyang kampanya. Hindi naman ko naman ilalaban na yung malayong boto ko. Ano? Hindi ko na ilalaban yun na para maghahabol pa ako. Pero ako may naniniwala na meron dapat ipaliwanag ang COMELEC sa dami ng report ng mga irregularities, sa dami ng report ng reklamo ng mga tao mula dun sa ground, sa bilangan, transmittal hanggang sa result. Nagpasalamat naman si Robredo sa mga taga-suporta at nanawagang igalang ang naging resulta ng halalan. Sa milyon-milyon nagtipon sa mga rally, nag-house to house, nagpaskel ng mga tarps, nagpost sa social media, nagsulat, gumawa ng mga video at patalastas. Sa mga medic, sa mga kusang naglinis sa ating mga rally, nagpinta at tumugtog at nagpahiram ng boses para maipakita ang lakas ng taong bayang nakatikim ng pag-asa. Hindi kayang sukatin ng numero ang lalim ng pagmamahal ninyo. Maraming salamat sa inyo. Sa isang tweet, sinabi naman ni Senador Panfilo Lacson na uuwi na siya matapos ang mahabang panahon ng paglilingkod sa publiko. Panahon na niya para pagsilbihan ang kanyang pamilya at malaking gantimpala ng buhay ang kapayapaan at katahimikan. Pinagtibay naman ng COMELEC ang pagkakabasura sa tatlong petisyon na layaning idiskwalipika si dating Senador Ferdinand Marcos Jr. Kabilang dito ang disqualification at pagkansela sa Certificate of Candidacy ni Marcos dahil sa kabiguan ng petitioners na maghaharap ng mga bagong argumento. Samantala, hinimok naman ng mga ekonomista si Marcos Jr. na ilatag na kaagad ang economic plans niya oras na maihalal na Pangulo o may proklama. Ayon sa Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation na si Michael Ricafort, hinihintay ng investors ang economic agenda ni Marcos sa pagtugon sa pandemya, paglaki ng utang ng bansa at pagpapalakas ng ekonomiya kasabay ng pagtaas din ng inflation rate o presyo ng mga pangunahing bilin at serbisyo. Inaabangan din niya ang itatalaga nitong miyembro ng gabinete para malaman kung paano sasabayan ang mga patakaran ng bagong administrasyon. Sa naging panayam naman ng teleradyo, sinabi ni Father John Era ng Clergy for the Moral Choice na dapat munang aminin at pagbayaran ng pamilya Marcos ang mga kasalanan sa taong bayan bago mangyari ang sinusulong na pagkakaisa ng dating senador. Para magkaroon ng unity, may accountability muna at saka may reparation. Humingi ng tawad, may reparation at ibalik ang dapat ibalik. Then we can be united. No? Dahil para sa akin, ang unity nangyayari, mang-iisa na naman eh. Nakaisa na eh. Mag-iisa pa uli. And I think that is injustice na sa mga tao. Si Father John Eran ng Clergy for the Moral Choice. Napanatili ni Davao City Mayor Sara Duterte ang malaking lamang sa vice presidential race. Sa partial and unofficial results ng COMELEC, nakakuha si Mayor Sara ng 31,522,022 votes. Pangalawa si Senador Kiko Pangilinan na may 9,223,654. Pangatlo si Senate President Tito Soto na may 8,178,500. Pang-apat naman si Doc Willie Ong na sinundan ni na Congressman Lito Atienza, Manny Lopez, Walden Bello, Carlos Serapio at Rizalito David. Tinanggap na ni Soto ang pagkatalo dahil sa malaking lamang sa bilangan ni Mayor Sara. Samantala,
Patuloy na nangunguna si Robin Padilla sa mga kandidato sa pagkasenador na nakakuha na ng 26,417,471 votes. Pangalawa si Loren Legarda na may 23,965,581. Pangatlo si Rafi Tulfo na may 23,144,168. Pang-apat naman si Win Gatchalya na may 20,365,200. Ang panglima si Francis Escudero na may 20,029,562 votes. Pasok din sa Magic 12 sina Mark Villar, Alan Peter Cayetano, Mig Zubiri, Joel Villanueva, JV Ejercito, Risa Hontiveros at Jingoy Estrada. Habang nasa panglabing tatlong pwesto si dating Vice President Jedjo Marbinay. Sa mga pasok sa Magic 12, tanging si Hontiveros ang miyembro ng oposisyon. Tinanggap na ni Senador Richard Gordon ang pagkatalo habang tuloy naman ang laban para kay Senator Leila De Lima. Naiproklama na rin ang mga nanalo sa iba't ibang lokal na posisyon sa Metro Manila. Kabilang po dito ang re-electionist ng Makati na si Abby Binay na tinalo naman si Joel Hernandez. Panalo rin bilang Vice Mayor si Monique Lagdameo, gayon din sina Kid Peña at Luis Ocampo sa pagka-congressman. Sa Pateros, muling manunungkulan para sa ikatlo at huling termino si Mayor Miguel Ponce na panalo rin bilang Vice Mayor si Carlos Santos, habang ipinoklamara rin bilang kongresista si Anding Cruz. Sa Las Piñas, muling uupo bilang Mayor at Vice Mayor ang mag-inang si Imelda at April Aguilar. Sa Marikina naman, manunungkulan sa huling termino niya si Mayor Marcelino Teodoro matapos talunin naman si Bayani Fernando. Maring magkaiba tayo ng entabladong tinayuan nitong nakaraang eleksyon, pero isang entablado ng bayan, isang bayan natin, at kailangan ang tulong ng lahat, kaya unity. Sa Muntinlupa, uupo bilang alkalde sa incumbent congressman Rupi Biazon, habang First District Congressman naman si incumbent Mayor Jaime Fresnide. Sa Valenzuela, palit pesto bilang alkalde at kongresista ang magkapatid na si Mayor Rex at Congressman Wes Gatchalian. Sa Nabotas, palit pesto rin bilang alkalde at kongresista ang magkapatid na si Mayor Toby at Congressman John Ray Tiangco. Sa Malabon, papalitan naman ni Ginny Sandoval si incumbent Mayor Enzo Orreta. Sa Taguig, nagwagi din ang tandem ni Lani Cayetano at Arvin Alit sa pagka-alkalde at vice mayor. Sa Pasig, landslide ang pagkapanalo ni Bico Soto labang kay Iyo Bernardo. Para sa akin, nakita po natin malinaw ang mandato sa atin ng Pasigueño. Itutuloy natin ang pagbabago at paiigtingin pa natin ang pagbabago na nasimulan na natin sa lungsod ng Pasig. Sa Quezon City, muling nanalo si Mayor Joy Belmonte matapos naman talunin si Congressman Mike Defensor, gandi si Vice Mayor Gian Soto labang kay Winnie Castelo, na iproklama na rin bilang alkalde ng Mandaluyong si Benjamin Abalos Sr. habang wala pang proklamasyon sa Maynila dahil sa kahilingan ng ilang kandidato na gawin na lamang ito matapos mabilang ang lahat ng boto. Wala pa rin proklamasyon sa Caloocan dahil sa aberya naman sa mga vote counting machines. Naiproklama na rin ang mga nanalong kandidato sa iba't ibang mga probinsya. Sa Pampanga, wagi sina incumbent governor Dennis Pineda at inang re-electionist na si Vice Governor Lilia Pineda. Nanguna rin ang magkapatid na gobernador na si Mylene Pineda Cayabya bilang board member, habang ano po sa pagka-alkalde ng Lubao si Esme Pineda. Ano po naman si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na nagbabalik bilang Pampanga 2nd District Representative. Sa Cavite, panalo bilang 1st District Representative si Jolo Revilla at inang sila ni Mercado Revilla para sa pagkongkongresista ng ikalawang distrito. Ipinroklama rin bilang mayor ng Bacoor si Strike Revilla, gayon din si Ram Revilla bilang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Mananatili rin sa posisyon ng magkapatid na sina incumbent Governor John Vic at 7th District Representative Boying Remulla. Pasok naman sa pagka-vice gobernador at 8th District Representative
ang mga anak ni Congressman Bumble Tolentino na sina Athena at Aniela Tolentino. Sa Dasmariñas City, muling magsisilbi ang mag-asawang Jenny at P.D. Barsaga bilang mayor at congressman. At sa bayan ng Silang, nanalo bilang alkalde si Kevin Anarna na miyembro ng Aegis Juris Fraternity at nasangkot sa hazing na ikinamatay ng law student na si Acho Castillo. 13:30 na lamang bago mag-ikawalo ng umaga. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Patuloy ang ating mga nagbabagang balita. Panalo rin ang ilang mag-asawang kandidato na tumakbo ngayong halalan. Sa Batangas, dineklara ng alkalde at vice-alkalde sa bayan ng Lubo si Lota at Gaudioso Manalo. Wagi rin ang incumbent mayor at vice mayor ng Mataas na Kahoy sa Batangas ang mag-asawang sina Janet at Jay Ilagan. Habang nahalal bilang bagong alkalde ng Agoncillo si attorney Cindy Reyes, panalo naman ang re-electionist na asawa niya na si Vice Mayor Daniel Reyes. Nanalo din sa bayan ng Santa Teresita ang re-electionist na mag-asawang sina Mayor Norberto at Vice Mayor Maria Aurea Sigunial. Sa Masbate City, balik sa pagkaalkalde si Socrates Tuazon, habang panalo rin bilang Vice Mayor ang kanyang misis na si Rowena Tuazon na incumbent mayor ng lungsod. Sa Bukidnon, prinuklamang governor si O'Neil Roque, habang panalo bilang kongresista sa ika-4 na distrito ang misis naman niya na si Laarni Roque. 4 pang miyembro ng pamilya Marcos ang naiproklama na sa iba't ibang lokal na posisyon, kabilang dito ang anak ni dating Senador Ferdinand Marcos Jr. na si Sandro na ipinroklama bilang kongresista ng unang distrito ng Ilocos Norte. Wagi rin si incumbent Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotok, matapos talunin si dating House Majority Leader Rudy Fariñas. Panalo rin si incumbent Vice Governor Cecilia Marcos, gayon din si incumbent 2nd District Congressman Angelo Marcos Barba. Wagi rin si Lawag City Mayor Michael Marcos Kion na tumakbong independent matapos ilaglag sa tiket ng mga kandidatong sinusuportahan ng pamilya Marcos. I thank Alcailian and I thank all the people that supported me. It's been a tough fight. I really had to overcome so many obstacles in order to stand before you this morning. I just want to say that I am honored and that I actually cried. Sa Davao City, lamang ng 200,000 boto si re-electionist Congressman Paulo Duterte laban kay Mags Maglana, habang 500,000 ang lamang ni Vice Mayor Sebastian Duterte na tumatakbo sa pagkaalkalde laban kay Rui Elias Lopez. Sa Baguio City, muling nanalo ang mga nakaupong opisyal na sina Congressman Mark Go, Mayor Benjamin Magalong at Vice Mayor Faustino Olowan. Sa Surigao del Sur, nanalo sina Governor Alexander Pimentel at Vice Governor Manuel Alameda Sr., gayon din sina 1st District Representative Romeo Momo Sr. at 2nd District Representative Johnny Pimentel. Sa Southern Leyte, ipinroklama din ang mga nanalong kandidato sa bayan ng Limasawa na sina Mayor Melchor Petracorta at Vice Mayor Richie Solomon. Sa Cebu, ipinroklama sina incumbent Cebu Governor Gwen Garcia at Cebu City Mayor Michael Rama. Sa Rizal, panalo sa pagkaalkalde ng San Mateo si Omi Rivera, habang wagiring alkalde ng Taytay si Dolores Barangay Chairman Alan De Leon. Unopposed naman si House Speaker Lord Alan Velasco sa kanyang ikatlong termino bilang Lone District Representative ng Marinduque. 52 election-related incident ang naitala ng Philippine National Police. Sinabi ni PNP spokesperson Jean Fajardo na 6 ang naitalang namatay mula sa bayan ng Bulaan sa Maguindanao at mga bayan ng Binidayan at Malabang sa Lanao del Sur. 32 rin ang nasugatan sa mga karahasan na karamihan po ay mula sa Mindanao. Sa Lanao del Sur, inilockdown ang Provincial Capital Complex matapos pong magkagirian ang kampo na magkalabang kandidato sa pagkaalkalde sa bayan ng Butig.
Iti matapos sa questionin ng kandidatong si Portesam Makadato ang pagdadala ng vote counting machine sa Kapitolyo at reshuffle ng mga election officers sa Butig at iba pang bayan sa Lanao del Sur. Sinabi naman ni Election Officer Molana Makadato na nagkaroon ng reshuffling ilang araw bago ang halalan. Sa bayan po ng Binidayan, sinira ng grupo ng kalalakihan ang limang vote counting machines o VCM mula sa limang barangay. Rumespan din naman ang mga sundalo sa Sultan Kunding Elementary School sa Marawi City dahil sa ulat ng mga guro na mismo ang nagsishade ng balota at hindi nilalagyan ng indelible ink ang mga bumoto. Sa kabila nito, iginiit ng COMELEC na generally peaceful ang halalan sa naturang lugar. Ito dahil maliit lang ang naitalang insidente ng karahasan kumpara sa mga nakalipas na halalan. Halos isang araw ang inabot bago na ayos ng COMELEC ang karamihan sa mga aberya sa vote counting machine sa VCM. Sa polling precinct ng Corazon C. Aquino Elementary School sa Quezon City, kahapon lang nasimula ng ballot feeding mula nang magkaproblema ang makina noong Lunes ng hapon. Dismayadong maraming botante na hindi pumayag na ipaubaya sa electoral board ang feeding ng mga balota. Sabi ko, anong oras mo ang babalik? Sabi niya, kahit alas 7, alas 8, alas 9, babalik ako ma'am, kahit may opera ako. Kasi sabi niya, wala kang tiwala sa watcher namin. Ako mismo maghulog. Eh kasi kanina, yung isang balota doon, hindi binasa ng machine. E paano ko uuwi ako, iiwan ko sa kanila, ganun mangyari, tapos wala ako, anong mangyayari dun sa balota ko? Sa Taguig City, ginawang manual ang transmission ng election results ng 31 clustered precincts dahil sa problema sa transmission mula SD cards. Sa Makati, naantala rin ang pagboto ng maraming botante dahil sa aberya sa mga vote counting machines. Sa Calabarzon, nagdulot din ng delay sa botohan ang pagpalya ng mga VCMs. Kabilang dito ang mga makina sa polling precincts sa Cuenca, Laurel, Lemery, Lubo, Malvara, Talisay sa Batangas, gayon din sa Pakil, Santa Rosa at Binyan sa Laguna. Tiniyak ng COMELEC na hindi makakaapekto sa resulta ng halalan ang mga nagkaaberyang vote counting machines. Sa pinakahuling tala, halos 2,000 ang pumalyang vote counting machines mula sa mahigit 100,000 makinang tinalaga sa iba't ibang presinto sa bansa. Dinipensahan naman ni COMELEC Commissioner George Garcia ang mabilis na transmission ng election results matapos questionin dahil sa mga naitalang aberya at mabagal na responde sa mga nagkaproblemang vote counting machines. Mamaya po, abangan nyo ang follow-up tungkol dyan. Aminado naman si Commissioner Garcia na dapat nang palitan ang mga VCM sa susunod na halalan para hindi na maulit ang mga aberya. Pero kailangan na niya ang malaking pondo na naman para dito. O mapila ang Alliance of Concerned Teachers sa pamahalaan na bayaran ng overtime pay ng mga guro na nagsilbi sa halalan. Sinabi ni Act Secretary General Raymond Basilio na hindi pinalawig ang botohan. Maraming guro ang nag-extend ng serbisyo dahil sa dami ng aberya sa vote counting machines. Sobra-sobraan ang oras ng trabaho ng ilang guro dahil sa paghihintay sa replacement ng pumalyang SD cards at naantalang ballot feeding. Nauna nang tinanggihan ng COMELEC ang panukalang two-shift system sa mga guro, gayon din ang pagbabayad ng overtime pay dahil sa umani limitasyon sa budget. 31 botante ang pinauwi para ma-isolate matapos makitaan ang sintomas ng COVID-19. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na mahigit 600 kaso ang tinugunan ng health workers, kabilang na ang mga tumaas na ang blood pressure dahil sa mainit na panahon. Aminado naman si Vergere na hindi nasunod ang minimum health standards sa ilang polling precincts, lalo na ang physical distancing. Posible niyang tumaas ang mga kaso ng COVID-19 sa katapusan ng buwan kung patuloy na hindi susunod sa health protocols
ang publiko. Sa tala ng DOH, umabot na sa mahigit 3,687,000 ang mga kaso ng COVID sa bansa matapos madagdag ang 127 bagong kaso habang walang nadagdag na mga namatay. Tumaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. 4.20 piso ang itinaas sa kada litro ng diesel at ng gasolina, habang 5.85 piso naman sa kerosene. Tumaas ang presyo ng imported na langis kasunod ng plano ng European Union na wag nang kumuha ng langis galing sa Russia dahil sa pag-atake sa Ukraine. Kung matutuloy ang oil embargo, maaring pataas pa rin ang presyo sa mga susunod na linggo dahil sa kakulangan ng supply. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Hinimok ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang lahat ng kandidato na bayaran ng buwis sa gastos at kita sa pangangampanya. Kabilang dito ang mga donasyon at kontribusyon na hindi nagamit matapos ang halalan. Ayon sa BIR, obligado ang mga kandidato sa lokal at national positions na bayaran ang buwis sa pangangampanya, gayon din ang pagsusumiti ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE sa loob ng 30 araw matapos ang halalan. Nauna nang pinahayag ng COMELEC na binigyan sila ng kapangyarihan na magpataw ng perpetual disqualification o pagbabawal na humawak ng pwesto sa pamahalaan sa mga kandidatong mabibigong magsumiti ng SOSE sa 2 magkasunod na halalan. Nakapagtala ng panibagong kaso ng bird flu sa 10 lugar sa bansa. Ayon sa World Organization for Animal Health, naitala ang mga bagong bird flu outbreak sa Barangay San Juan, San Carlos at Camyas sa Pampanga, Barangay Marabulig 2 sa Isabela, Barangay Manarog sa Nueva Ecija at Barangay Sagrada sa Camarines Sur. May mga naitala ring outbreak sa Barangay Kauran sa Maguindanao, Barangay Manuel Rojas sa South Cotabato, Barangay Bialong sa North Cotabato at Barangay San Isidro sa Davao del Sur. Sa ngayon, sinasabing naresolba na ang mga kaso ng bird flu maliban ng Barangay Sagrada sa Camarines Sur. Ayon sa Bureau of Animal Industry, naglaan na ng 25 milyong pisong quick response fund para sa mga apektadong poultry farmers. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Johnson Manabat. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat, nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan!